Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, sinasabi nila na sana maging patas ang kanilang laban ni Miguel. Nagpagupit si Allison ng kanyang buhok at napansin ito ng kanyang ama. Nagpaalam si Allison sa kanyang ama dahil papasok na siya sa kanyang school. Tinanong si Allison ng kanyang ama kung bakit nagdumamadali siya at sinabi nito na maupo muna dahil palabas na ang kanilang breakfast. Pero sinabi ni Allison na naghihintay na daw ang kanyang mga groupmates para sa kanilang project at nagpaalam ito. Sinabi ni Conrad kay Adrian na mabuti may kasama siyang mag-breakfast. Dati naman daw ay palagi niyang kasama ang kanyang mga anak sa pag-breakfast. Si Rachel ay kailangan nang bumukod dahil nag-asawa na ito at si Allison naman ay palaging nagmamadali dahil sa kanya daw ang project. Kung buhay lang din sana daw ang ina ni Allison, things would be different ang sabi pa ni Conrad. At sinabi ni Adrian na pareho lang daw sila. Nagtanong si Conrad na what do you mean dahil buo naman daw ang pamilya nito. Sinabi ni Adrian na that's true pero dahil sa trabaho, marami siyang naririnig sa kanyang ama't ina na gawin mo to, gawin mo yan. Na parang wala din siyang ama't ina dahil busy sila. At kapag nagdi-dinner daw sila ay wala kang ibang maririnig kundi puro negosyo nila. Sinagot siya ni Conrad na gusto lang daw siyang turuan ni Lucas na sumunod sa kanyang yapak. Dahil gusto daw ni Lucas na sumunod si Adrian kung ano siya. At sumagot si Adrian na apparently I'm failing. Sumagot si Conrad na I'm sure maaayos niyan at kung hindi man, you have me. Dahil inaanak niya daw si Adrian at pamilya na ang turing sa kanya. Nagpahatid si Allison sa kanyang driver sa school at sinabi niya na kung pwede daw silang dumaan sa banal pagka-uwi. Nagkita si Allison at Rambo na napansin naman kaagad na bagong gupit si Allison. At sinabi ni Rambo na lalong gumanda si Allison. Kausap ni Lena si Ramona at sinabi dito na ang hirap magpanggap na okay lalo na sa taong nanloko sa kanya. At sinabi ni Ramona kay Lena na huwag daw magpapadala kay Miguel, mag-focus na ito sa kanyang trabaho. Nagtanong si Ramona kung na-meet daw ba ni Lena ang owner at sinabi nito na mamove daw dahil late ang kanyang flight. Sinabihan pa ni Ramona si Lena na huwag daw kalimutan ang kanyang mga bilin dito. At sinabi ni Lena na pag na-deal daw ay pasukin ang mga narsiso. Dumating si Miguel at sinabi kay Lena na padelay ng padelay ang pitching at umupo ito sa kanyang harap. Sinabihan si Miguel na sinong nagsabi daw sa kanya na pwede itong upo kasama siya. Sinabi ni Lena kay Miguel na civil daw sila pero hindi sila magkaibigan. Sinabi pa ni Miguel kay Lena na magkaibigan naman daw sila dati, hindi na ba daw pwede ngayon? Sumagot si Lena na siguro ako. Minsan kitang tinuring na kaibigan, pero si Miguel daw ay pinieke lang ang lahat at puro daw kasinungalingan. Sumagot si Miguel na sino daw ang nagsabi na puro kasinungalingan ang lahat ng pinakita niya kay Lena. Tinanong ni siya ni Lena na hindi nga ba lahat ang kanyang panluloko at kung may totoo nga ba sa lahat ng panunuyo ni Miguel kay Lena. At sinabi ni Lena kay Miguel na hindi na daw mahalaga yon. Alam niya na ang sagot dahil noon pangit siya. Pero iba na daw ngayon. Tumayo siya at iniwan si Miguel. Nag-iinsayo si Martina at Ramona kung ano ang gagawin at sasabihin nila sa hukuman kung magkakaroon na ng paglilitis. Sinabi ni Ramona kay Martina na ilahad sa hukumang ito kung bakit daw tinanggal si Martina sa Royal Wellness. At sinabi ni Martina na I was falsely accused na nagbebenta daw siya ng mga formula sa ibang kumpanya. Pero wala daw basihan at lahat ng mga sinasabi nila ay puro lang bintang. At doon na daw nag-decide si Martina na mag-resign. Tinanong siya ni Ramona na kung ano daw ang ginawa niya pagkatapos niyang mag-resign. At sumagot si Martina na nagtayo daw siya ng sariling kumpanya, ang MNR, na itinayo niya this year. Sumagot si Ramona na last year. Nagkamali si Martina. Sinabihan ni Ramona si Martina na dapat ilista niya ang mga informations na kakailanganin dahil baka makalimutan niya ito. Kasunod ni Lena si Miguel na naglalakad at sinabi nito na kung sinusundan daw ba siya. Pero sumagot si Miguel na pareho silang way papunta sa kanyang kwarto. Hindi daw kailangan mailang ni Lena kay Miguel. At sa kanilang laban daw, lalaban si Miguel ng patas. Your skills versus mine.
M&R versus Royal Wellness ang sinabi pa ni Miguel kay Lena. Sumagot si Lena na nanggaling daw sa bibig ni Miguel na hindi sila naglalaro ng patas. At biglang tanong din ni Miguel kay Lena na kung inaamin niya na ba na siya ang may-ari ng M&R. Like and subscribe!